random meeting sa maglagay na 2 litrong tubig. Kung nilampansin ninyo, itim guys ha. Kunyari, design nyo. Lagay na rin ang ating jelly powder. Gagamitin natin is yung clear lang. Wala siyang kulang. And, yung 1 pack ng jelly powder siya, sipot siya ng 1 liter na tubig. Kaya 2 liters, nilagay kong tubig kasi nga, 2 sachet na jelly powder. Haluin natin para hindi magbuo-buo at para matunaw ang powder. Next naman natin ilalagay ay ang Milo. 3/4 cup ng Milo. Haluin lang natin ang haluin para hindi magbuo-buo ang ating Milo. Habang hinahalo natin ang ating Milo at ating powder, ihanda na natin ang ating gagamitin kanal. Ayan, lutuin na natin sa mahinang apoy lamang para hindi masunog ang ating Milo jelly. Ayan, hindi tayo magsasawang maghalo ng maghalo. Dahil yung iba niyan ay mga namumuo pa. Ayan. Kaya dapat haluin natin ang haluin para hindi sila namumuo. Sige, haluin pa natin. O diba, parang na-exercise lang ang ating mga daliri. Ito yung panay tayo pindot ng pindot sa ating mga cellphone. FB-FB lang pag may time. O, dito naman, halo-halo lang pag may time. Ayan, may bula-bula na siya at kapag may bula-bula na, ay luto na ang ating Milo jelly. Maaari na nating patayin ang ating kanan. At maghanda ng isang malinis na lalagyan kung saan natin isasalin at papatigasin ang ating Milo jelly. Ayan, naisalin na natin at dito na rin natin papatigasin ang ating Milo jelly. 2 hours later. Uyan, matigas na ang ating Milo jelly. Maaari na natin itong hiwain ng maliliit na size lamang. Medyo matrabaho at may katagalan nga lang itong gawin dahil isa-isayin pa natin ang ating mga hiniwang gulaman para maging small size. Ayan, para siyang cube. Diba? Pahirapan, pero masarap naman. Woo! Yan, isang stems na lang ating hiwain. O diba? Pak! Tapos na natin hiwain ating mga gulaman. Patuloyin natin ng kaunti para mabawasan ang kanyang pagtutubig at maghanda ulit ng isang malinis na lalagyan upang dito natin isasalin ang ating mga nahiwang gulaman. Ilagay na natin ang ating condensed milk. Any brand naman po ay pwede. Ang ginamit ko is Doreen. Simot-simot. Sayang naman. Next naman natin ay ating all-purpose ng ating Nestle cream para mas lalong sumarap ang ating Milo jelly. Oh, simot-simot ulit pang may time. Next naman ang ating Milo. Mas maraming Milo is mas masarap kasi mas malasa ang magiging Milo jelly natin pag maraming Milo.
Next is yung ating keso or yung cheese. Ayan, halu-haluin na natin ang ating mga sangkap. Ayan, sarap, yummy. Ang sarap nito lalo na pang dessert. Di ba? May pang himagas ka na. Nagdagan ulit natin ng 3/4 cup ng Milo. Sabi ko nga, di ba guys, mas masarap pag mas maraming Milo. Mas magiging malasa. Kaya nga siya Milo jelly. Ayan, sarap. Okay, dadagdagan ko ulit ng Milo sa ibabaw upang maging toppings niya. Pagkatapos, ay ilalagay ko na ito sa loob ng ref para lumamig. Ayan, yan na ang ating finished product. Lalagay ko na sa ref para lumamig. 5 hours later. Ayan, malamig na ang ating Milo jelly. Maaari na natin itong tikman. Sarap. Sarap yan. Oh, try nyo na din gumawa guys. Masarap na. Can afford pa ng ating budget. Oh, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching!